everyone, welcome back to another vlog. And today, isa na namang loan app. I think bago or bago ko lang namalayan. Yung pangalan ng loan app na to ay si Happy Cash. So para sa mga Android users, yung loan app na to ay nade-download ko sa Google Play Store. Hindi ko siya makahanap sa iOS. So itong si Happy Cash, meron po siyang 4.8 stars. Nagpapahiram daw siya ng 25,000 pesos. Daily interest daw is 0.2% lang. Up to 6 months pa daw yung repayment. So installment, SEC registered, safe and secure at anytime, anywhere. Talaga bang mapapahappy kayo kung kayo gagamit ng loan app na to? In this video, tingnan natin kung okay si Happy Cash. Keep watching. Unahan ko na kayo ah. This video is not sponsored. It is based on my personal experience. Inubukan ko yung loan app na to because may nag-suggest. Sabi niya ay makatao daw. Inubukan ko daw itong si Happy Cash. Makatao ang interest. 100 lang for 14 days. 2,700 yung first loan. Yung ibabalik is 2,800. Then nakareload ako agad. At my terms just like 100. Okay, dinownload ko siya guys para masubukan ko siya at ako'y makapag-share ng aking mga na-observe. Nakita ko siya doon sa list of recorded online lending platforms sa SEC. Kung 18 years old and above, Filipino citizen ka, have one government-issued ID and have a stable income, pwede ka dito. Kahit na-rehistrado, it does not mean na magiging happy tayo dito guys ha. Parang hindi lahat natutuwa. Mga IDs na tinatanggap ng loan app na to, PRC, SSS, UMID, Postal ID, Passport, mas malaki daw yung chance na ma-approve kasi higher credit or mas mataas na yung mga offer sa'yo. Pero tumatanggap naman siya ng driver's license, national ID, pag-ibig, TIN, voter's ID, and PhilHealth pro yung na hindi po sila mga preferred na mga ID. Kaya mo siyang picturean front and back at hindi po automatic na nakaka-capture yung mga details sa ID na yun, ikaw po ay maglalagay niyan manually. Pagkatapos ko siyang i-download guys, ayan lumabas yung mga kanyang selling point bale. Mababa daw yung interest at long loan period at 3 minutes lang guys. Tapos mayroon pa siyang sa taas na sabi niya ay enable mo daw yung app usage permissions para mas mataas yung approval rate mo. I don't like the sound of it. That's just me mga guys. Take note na in the process of collecting personal data, i-check niya rin yung mga nasa cellphone mo. Android ID, IMSI, MAC address, SIM card serial number, device type, device model, system type, and geographic location. Meron din siya mga hinihinging iba't ibang permission such as your device, your location, app list, camera, and SMS. Guys, didiretsuhin ko na kayo guys. Huwag kayong masyadong umasa sa loan app na to. Kasi kahit na marami yung nagbigay sa kanya ng mataas na rating, pero yung mga comments naman nila ay parang hindi tugma sa number of stars na binigay nila. Aming galit kasi parang nangunguhalan daw siya ng information. Parang pahirapan kasi in the end, reject ka naman mga guys. Ako naman mga best, yung parang tanga na umaasa na ma-approve para malang masilip kung totoo nga bang 100 yung tatanggap mo or at least buo mo siyang matatanggap. Declined. And sabi sa akin, I should wait until this particular date bago mag-apply ulit. Am I still interested? No! I did further research guys at kung yung lumabas sa assessment mo is ganito, most likely, reject ka na. Pero kung ito naman yung lumabas guys, ito, ha? Expect ka na may tatawag pa sa'yo. Marami akong nakita mga horror stories na kahit na may tumawag, i-reject pa rin. So huwag ka masyadong umasa dito kay Happy Cash. Good luck na lang at I'm really happy sa viewer natin na nag-recommend dito kay Happy Cash dahil sabi niya para daw siyang siwanhat at mababa lang yung interest. I feel sad sa mga those na umasa sana ma-approve pero hindi naman pala na-approve. Reject naman pala. Kaya ka guys, sabi ko sa inyo, kahit na-registered, it doesn't mean na okay siya. And for me, hindi po siya okay. Lalo't lalo na bakit titingnan niya pa yung mga app usage dito sa phone ko? Hindi ba sapat na nagbigay ako ng ID? Sa inyo na po yan. At least sinabi ko na sa inyo na huwag kayo masyadong
umasa dito kay Happy Cash kasi baka mabigo lang kayo guys. Baka maging sad cash siya. Guys, i-click mo lang yung borrow now. Mag-a-agree ka po sa privacy policy niya. Kita nyo naman kung ano mga personal information yung i-collect niya pag sa privacy policy. Sinabi niya doon, di ba? So, ilalagay mo yung phone number mo. Pagkatapos mo, papadala po siya ng OTP. At pagkatapos mo, ilagay yung OTP. Ayun, hihingi niyo po yung iba't ibang permission sa device niyo. Location list. O, titignan niya kung ano-anong nasa cellphone niyo, ha? Tapos hihingi siya ng permission to access your camera. Kasi magpipicture ka nga ng ID mo at set view and ano messages. Ba't ganon? Bibigyan mo siya ng permission sa mga ganon, guys, para ikay makapag-continue. Tapos i-remind niya kanya na dapat i-enable mo yung app usage na permission. O, para mataas daw yung ads na ma-approve. Eh, binigay ko naman sa kanya. Ayaw pa rin niya ako i-approve sa inyo. Mahihingi niyang information is your personal info that will include yung purpose ng loan, education level, number of credit cards, kung saan ka nakatira, and your personal email. Then yung work info, marami kong pagbibili ang categories dyan. I think it's gonna be the same for every any category. So, hihingi niya yung monthly income, yung payroll period, or kailan mo tinatanggap yung income mo. Low po yung contact references na hihingi niya sa'yo. I just click next. Hili ka na ng IDs na gusto mong gamitin. Again, yung more recommended IDs niya are those that might give you higher credit daw, PRC, SSS, UMID, postal, passport. Other ID types, binigay ko pala is my driver's license kaya siguro hindi ako na-approve. So, driver's license, national ID, pag-EBT, IN, voters, tsaka PhilHealth. Kaya yun guys, pipicturean mo yung front and back. Manual mo ilalagay yung information na andon. Kasi kahit na gaano pa ka-clear yung pagka-picture mo ng ID mo, mano-mano mo yung itatype dyan, yung details na yan. Just click next. Nag-remind na naman siya. Ewan ko, inalaw ko naman ito kanina pero nag-remind pa rin siya. Kaya pinindot ko naman yung enable now. Tapos mag-live check siya. So, ayun, may mga instructions and then verify now. Yun, lumabas to. Ito po yung sign na hindi ka ma-approve. Ito naman yung sign na tatawagan ka muna but that does not guarantee approval. Hihingi pa siya ng 5-star review eh hindi ka pa na-approve. Bakit yan mamabibigay ng stars? Ayun, paasa siya. Kung hindi ka nakapasa, then sa atabi niya sa'yo, try again after 1 month. No! Goodbye na. So guys, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na ito, subscribe na kayo because dito binibigyan ko kayo ng tamang expectations about mga loan apps na da-download online. Para kayo naman may heads up bago kayo gumamit ng isang loan app. Yung guys, dapat panoorin niyo yung mga reviews ko about yung loan apps para, you know, makapag-decide yung okay ba ito o hindi, di ba? Or baka hindi siya okay, at least nakita niyo na yung process bago kayo mag-try. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. And that's all for today. Kung meron kayong gustong kasilip, put it in the comment section below. I'll try my best and I'll see you on my next vlog. Bye!